Itong mga exercise na to, importante to. Kung gagawin nyo to palagi, maganda to. Una sa lahat, matitrain yung core natin, lalakas yung core natin, at the same time, matitrain din yung abs natin. Hi guys, RJ Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po, papakita ko sa inyo kung paano tinitrain yung abs natin at saka yung core natin. Okay? Yung core kasi natin, importante yun sa katawan natin, especially kapag nagbubuhat tayo ng mabibigat sa gym, hindi lang sa gym, pati na rin sa daily activities natin. Kasi yung core, kung mahina yung core natin, ang pwedeng tendency niyan ay manghihina din yung katawan natin, especially kapag nagbubuhat tayo, ang pwede mag-suffer niyan ay yung likod natin. Pwede tayong magkaroon ng mga iba't ibang klase ng mga back injuries. Okay? So, kailangan mapanood nyo po itong video ko simula ngayon hanggang matapos para may idea kayo kung paano i-train yung core natin at saka at the same time para magkaroon na rin tayo ng abs. Pero bago po upisahan itong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload din po ako ng video once a week para hindi nyo po ma-miss yung lahat ng video ko. Kailangan nyo pong i-click yung notification button o yung bell button dun po sa baba nitong video para once nag-upload ako ng bagong video, eh, mananotified po kayo. Okay? Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi po ako doktor, hindi rin po ako nutritionist or dietitian, at higit sa lahat, hindi rin po ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yon at saka experience, i-share ko po yun dito sa YouTube channel ko sa inyong lahat para matulungan ko kayo at saka mag-guide ko kayo na ma-achieve nyo din yung fitness goal nyo. Okay? So, umpisa na po natin itong video. Habang nagkasalita po ako ngayon dito, makikita nyo ako na nag-workout or ginagawa yung mga exercises ngayon sa gym. So, habang nagsasalita po ako dito, bibigyan ko kayo ng mga idea kung paano gawin itong workout na to, kung kailan nyo ito gagawin itong workout na to, yung mga equipment na kailangan nyo gawin, at saka mga additional information para magkaroon kayo ng abs nang mabilis. Okay? So, una po sa lahat, ang kailangan nyo dito ay yung mat. Kailangan nyo po ng mat dito habang ginagawa itong workout na to, at saka at the same time ay yung rolling pin. Kung wala kayong rolling pin, ang ginamit ko dito yung EZ bar. Nilagyan ko ng 2.5 kg sa dalawang gilid yung bar, tapos ayun yung ginagamit ko para sa exercise ab number 1. Okay? Or exercise core number 1. Yung number 1 exercise dito, dalawa yung klase. Yung isa, yung easy, at saka yung isa, hard. Okay? Kung beginner kayo, ang sinasuggest ko, gawin nyo lang yung easy. So, medyo kung okay na yung core nyo, malakas na yung core nyo, gawin nyo yung hard part ng ab exercise na to. Okay? Kasi dalawang klase yon. Yung unang klase, mas madali, at yung pangalawang klase, mas mahirap. Pero sa inyo yan, kailangan, kung bago kayo dito or beginner kayo, gawin nyo muna yung mas madali, tapos mag-progress kayo hanggang magawa nyo yung mas mahirap. Okay? Tapos, sasabihin ko rin po dito, kung kailan nyo to kailangan gawin. Ako, kapag ginagawa ko tong mga exercise na to, lagi, pagkatapos ng main workout ko. Kasi meron akong mga main workout na ginagawa katulad ng upper body or leg day. Pagkatapos ko gawin yung main routine ko, saka ko to ginagawa. Okay? Pwede nyo rin itong gawin sa umpisa ng workout nyo. Hindi nyo naman kailangan gawin to kapag katapos. Okay? Pero nasa sa inyo na lang yan. Kasi ako mas prefer ko to pagkatapos ko gawin lahat ng main exercise ko, yung main compound exercise ko, or yung main compound lift, saka ko to gagawin. Kasi para sa akin, kung gagawin ko to pagkatapos ng lahat ng main exercise ko, at least ito, madali lang. Okay? Kasi kung mahirap yung gagawin ko sa umpisa, at least sa huli, mas madali na lang gagawin ko. Pero nasa sa inyo lang yan. Personal preference ko lang po yun. Pero in the past, naginawa ko na rin ito sa umpisa bago ko gawin yung main exercises ko. So, nasa sa inyo na lang yan kung gusto nyo gawin ito sa umpisa or sa huli. Sa additional information, bibigyan ko rin kayo ng mga tips kung paano magkaroon ng abs, okay? Itong mga exercise na to, importante to. Kung gagawin nyo to palagi, maganda to. Una sa lahat, matitrain yung core natin, lalakas yung core natin, at the same time, matitrain din yung abs natin, okay? Pero hindi lang to about sa workout or sa training. Isipin nyo na lang, kung gusto nyo na magkaroon ng abs, kailangan dapat yung pagkain nyo tama rin, okay? Hindi dapat kayo kumakain ng marami, kasi kung gagawin nyo tong workout na to, kahit gawin nyo to araw-araw lang. So, kailangan, dapat, yung pagkain nyo, tama din, okay? Dapat, hindi kayo kumakain ng marami para magkaroon kayo ng abs, okay? Isipin nyo na lang kung gagawin nyo to araw-araw, tapos, yung pagkain nyo naman, eh, napakarami, araw-araw din. So, wala rin point kung gagawin nyo to, tapos, kakain din kayo ng marami. So, kailangan, dapat, yung pagkain natin, tama lang. Dapat, yung carbohydrates natin, tama sa pagkain, yung protein natin, tama sa pagkain, at saka yung fat natin, dapat, tama sa pagkain. So, kailangan, dapat, tama yun para magkaroon
tayo ng abs. Imagine mo na lang kung kakain ka palagi ng unlimited rice or unlimited pasta or unlimited burgers, lahat ng mga pagkain ng mga mataas yung carbohydrates, ang mangyayari niyan ay tataas yung calories natin sa katawan. So kung tataas yung calories natin sa katawan, ang pwedeng mangyari niyan ay magigain tayo ng weight instead na magtutone yung katawan natin or instead na lalabas yung abs natin. Okay? So ayun yung tip ko about sa pagkain. Kasi kung gusto mo magkaroon ng abs, yung importante talaga yung pagkain natin. Kasi yung pagkain, isipin mo na lang sa 100% na gagawin natin, kailangan yung pagkain natin 70% na magbibigay tayo ng focus, tapos yung 30% yun yung workout natin sa gym. Okay? Kung gusto natin magkaroon ng abs or kung gusto natin mag-lose ng weight. Kasi minsan ang iniisip ng mga tao eh mag-workout ka na lang ng napakahaba sa gym araw-araw pero kakain ka na lang kung ano-ano. Hindi mag-workout yun at saka hindi lalabas yung abs natin. Okay? Kasi kung mag-workout ka nga tapos yung pagkain mo naman eh hindi tama eh wala rin mangyayari sa ginagawa mo. Okay? Ang mga pagkain na sinasuggest ko dito dapat kumain ka ng high protein food, yung mga mataas na protina ng mga pagkain. Tapos yung carbohydrates mo o yung carbs mo dapat mas mababa, hindi laging unlimited na mataas yung carbohydrates or unlimited rice or unlimited pasta. Lahat ng mataas na carbohydrates dapat ikat mo yon para bumaba yung calories mo sa katawan mo. Okay? Isipin mo lang kung mas mababa yung calories na kinakain mo, eh ang mangyayari niyan eh mas mag-lose ka ng weight at saka ang mangyayari niyan eh magtutone yung body mo tapos makikita mo na rin yung abs mo in the future or yung mas mabilis na result. Okay? So tandaan mo yon, yung number one talaga yung nutrition or yung diet. Kung hindi ka mag-diet, eh walang mangyayari. Hindi mo makikita yung abs mo kahit anong gawin mong exercise. Okay? Nagsasabi lang ako ng totoo kasi ginawa ko na to in the past. Kahit anong exercise ko noon, wala pa akong idea kung gano'ng karaming kakainin kong protein, gano'ng karaming carbohydrates kakainin ko, tas gano'ng karaming fat na kakainin ko. Wala pa akong idea noon. So simula noon, nag-research ako, tapos ang ginawa ko, eh pinaractice ko kung ano yung dapat kong kailangan kainin, tapos nakita ko yung result dahan-dahan. So huwag kayong mag-expect na kung gagawin nyo to ngayon, tapos after 2 weeks, 3 weeks, eh makikita nyo na yung result. Hindi ganun yun, okay? Kasi kailangan, kung gagawin mo to, kailangan consistent ka. Ganun ka rin sa diet mo. Kung consistent ka for at least 8 weeks to 12 weeks sa diet mo at saka sa mga workout na ganito, ang promise ko sa'yo, makikita mo yung result mo dahan-dahan. Okay? Tandaan nyo guys, hindi to magic. Kailangan nyo mag-work or kailangan nyo mag-workout sa gym kung gusto nyo talaga ng magkaroon ng abs. Okay? Hindi basta-basta magkaroon ng abs kung hindi mo siya i-workout ng tama at saka yung kinakain mo ng tama, eh ang mangyayari niya, di ka rin magkakaroon ng abs. So tandaan nyo po yun lahat yun. Tapos additional information, sasabihin ko rin po dito kung ilang repetition at saka yung sets na gagawin nyo dito sa mga exercise na to. Yung mga repetition at saka sets na kailangan nyo gawin dito, kailangan gagawin nyo to for at least 15 repetition each exercises. Okay? Kailangan sa isang exercise, sa isang set, gagawin nyo 15 repetition. Okay? Kung gagawin nyo yung mga side by side, kailangan each side gagawin nyo 15 repetition tapos yung kabilang side 15 repetition din. Okay? Para equal sila. Tapos, ang sinasuggest kong set, kailangan gawin nyo to for at least 2 set to 3 sets. Okay? Kung gagawin nyo ng isang set lang, okay lang, pero mas suggested ko, mas mabilis yung progress o saka yung result natin kung gagawin nyo to for at least 2 sets or kung 3 sets kung kaya nyo, mas maganda rin. Okay? So, tandaan nyo yun. Additional information din guys, kaya last information guys, yung sa bodybuilding contest ko, gaganapin sa September 15, 2019. Nasabihin ko po uli dito yon. Excited na rin ako at saka itong mga exercise na to, itong mga abs exercise na to, ginagawa ko rin to habang nagpe-prepare ako sa bodybuilding contest ko. Okay? So, ginagawa ko to matagal na, since 7 years ago hanggang ngayon ginagawa ko to. Kasi, una sa lahat, kailangan kasi sa bodybuilding competition, kailangan tone yung body mo at saka dapat may maganda kang abs na rin para manalo ka or magkaroon ka sa top 5. Okay? Ayun lang yung napansin ko sa mga bodybuilding contest. So, kailangan, kung ititrain mo yung katawan mo, kailangan maganda yung abs mo. Hindi lang yung abs, syempre, kailangan maganda rin yung muscle mo sa shoulder mo, sa bicep mo, sa tricep mo, at saka sa lahat-lahat. Kung baga, tinatawag nila yung symmetric, yung body symmetric mo, kailangan proportion. So, kailangan maganda yung katawan mo kapag nag-present ka sa stage. Okay? So, yun muna yung mga update ko about sa bodybuilding contest. Soon enough, magpa-practice na ako ng mga posing ko sa bodybuilding contest. Papakita ko rin yun sa inyo dito sa future kapag ginagawa ko na yun. Okay? Pero ngayon, ayun muna. So, ito po muna yung video ko ngayon. Sana po itong video ko nakatulong po sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po i-share po natin itong video ko sa lahat ng mga taong kailangan i-train yung abs nila at saka yung core din nila.
Okay? Ulitin ko lang po, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload din po ako ng video once a week. Sa ngayon lang po yan, pero sa future, mag-upload po ako ng 2 videos to 3 videos a week. Para hindi nyo po ma-miss yung lahat ng mga video ko, kailangan nyo pong i-click yung notification button o yung bell button dun po sa baba nitong video para once na nag-upload ako ng video, eh mano-notified po kayo. At saka para makita nyo rin ako every week. Diba? So maraming salamat po at saka kita-kits ulit tayo next week para sa bago kong video. Okay? Thank you for watching guys. I'm out for today. Peace!